sabihin natin kunyari itong kung gagawin natin siyang directed line segment. Okay. Kung yun nga, gagawin natin siyang parang directed line segment na merong distansya kunyari. Let's say ito yung origin, then ito yung 1 kilometer, sabihin natin kunyari. 1 kilometer away dito sa ano. So ngayon at dito sa illustration, mapapansin nyo na itong tao, okay, is 3 kilometers, sabihin natin kilometers ito kunyari, away from dito sa origin, which is yung reference, okay natin. So ganun natin siya tinitingnan. So lumalabas, itong axis na to is the S-axis, okay? So pwede ka mag-move dito, which is a negative direction and positive direction. Pero kung directed line segment, sabi ko nga, i-miss out niya, tanggalin na to. Okay? So, isang arrow lang, arrowhead lang, papunta lang sa right. Okay? So, ngayon, yung S, since S-axis yan, so S stands for yung position natin. Okay? So, yung position natin, sabi ko nga, in, dito sa example, pwede natin sabihin in kilometers, etc. Ganun. So, lumalabas, kapag naglalakad siya, tapos titignan natin yung certain location niya o position na reference yung oras, kumbaga tinignan, inano natin siya, pumasok dyan yung time component, okay? So, ibig sabihin may function of time, okay? So, pwede nating sabihin na kunyari naglalakad tong tao na to. Meron niyang certain rate ng paglakad, okay, na yung speed ng paglakad niya, sabihin natin, okay. So, syempre, may time component yun. So, kung titingnan natin, i-multiply lang natin yung rate na yun sa kung gaano katagal siya naglakad, okay, malalaman natin yung distance covered, okay, parang ganun yung idea. Okay, kasi usually ang speed mo dyan is in meters per second, di ba? So kung titignan natin to, yung time component na sa ilalim, kaya dyan natin na ano yung rate, okay? So yan yung speed niya, yung rate niya ng movement, okay? Ngayon, kapag minultiply mo yan sa time, kunyari, syempre pag minultiply mo sa time yan, yung unit ng time, second din. Kaya nagka-cancel out yung unit ng second, matitira is meter. Kaya doon mo nalalaman kung ilan na yung distance covered nung time na yun, yung time frame na yun. Okay? So ngayon, kapag naglakad siya dyan, sabi ko nga, syempre ang lakad natin, kahit naman kayo pa naglakad, di ba? O tayo pa naglakad, hindi naman yan pare-parehas yung pacing niya, di ba? Kumbaga, hindi naman yan ganito lang ang speed mo. Okay, so syempre depende yan kung lalakad ka tapos may nakita kang aso tumatahol. Syempre, iba rin yung lakad mo doon, di ba? So bilis. So ganun. So kapag may nakita ka namang kunyari, lalaki naglalakad, may nakita maganda, yung bumabagal naman yung paglakad. Okay, so ganun. So hindi pare-parehas yung pacing ng paglakad natin. So, pero kung titignan natin yung pangkalahatan na, gusto natin kunin kunyari yung average. Yan na. Okay, so ito na yung magiging equation natin. Okay, so yung average velocity over a specific time, okay, time frame. So from initial time of ganito, kung ano man yan, T1, pangalanan natin T sub 1, okay, up to yung sa final na time, okay? So T1 comma T2, okay? So yun yung ano, yun yung gusto nating kunin, okay? So kung gusto nating kunin yung average, so velocity, naalala nyo diba yung sabi natin nung kahapon na kapag average velocity, so pumapasok yung idea nung delta, okay? Yung change. So lumalabas, it is a ang velocity is change in position per change of time, parang change in time, ganun. So lumalabas kung iano natin yan, yung function nitong
to, distance na yan. So, meron certain distance yan. At time 1, okay, o may position yan. Yung may, parang lumalabas, ito yung initial position mo. Okay? So, yan yung initial position. Then, ito yung final position mo. Kasi yung oras niyan, lumipas na. Okay? So, ang ano kasi sa, kapag involve ang time kasi, alam naman natin kasi ang time is lumilipas. Okay? So, hindi mo mababalik yan. Kaya wala namang negative na time. Kumbaga. So, na pwede mong balikan. Okay? Kung ano lumipas na. So, para lumalabas, laging continuous lang yung flow ng time. Okay? So, kaya kung titignan natin, so, ito yung final position mo. Kasi T2, final time mo. Then, ito yung initial position, final. So, final minus initial. So, yun yung lumalabas na change o delta ng S, okay? Or ng position. So, yung delta S is the change in position. While dito sa baba, yung time, so sabi ko nga ganun din, so final time minus initial time, okay? Usually, kung ano yan, observation, so yung kung ano yung unang time na in-observe niya. Okay? So, parang ganun. So, yun yung magiging delta T natin, which is the change. Okay? So, ito, sorry, ano to, T yan. Correct nyo na lang. Okay? Basta T yan. Okay? Yes. So, yes? Hello? Okay, sige. So, ano yun lang yung mic. On mic, sorry. Okay, sige. Okay, yun. Next natin is... So next is pag-usapan natin yung ulit yung sabi ko yung instant velocity, instantaneous, okay, velocity. So ang average velocity kasi, so yung kumbaga yung parang isipin natin na kunyari ngayon gusto mong pumunta ng Manila, kunyari lang. Pero syempre hindi pa tayo makapag-travel ngayon. Basta-basta, okay? Maraming kailang requirement, okay? Pero let's say, for example, okay na magbiyahe. So, kung ito yung Albay, kunyari, tapos, syempre, parang pa ganyan-ganyan, hanggang ma-reach mo yung Manila, okay? So, ibig sabihin, ito yung Manila, okay? So, from LA, okay, so LA, Legazpi, Albay, okay, to Manila, okay, yan, pag-travel mo. So, ngayon, titignan natin, syempre yung sasakyan mo dyan na sinakyan, okay, syempre magbabari yung, may variation yung speed niyan, okay, so nagbabari yan with respect din sa time. Hanggang makarating ka. Basta alam mo, kunyari, by kunyari, siguro mga 11 hours, ganyan, 11 to 13 hours, basta Manila ka na, kunyari, depende sa ano, kasi kung may mga traffic, etc. Basta ang idea lang, kunyari, 11 hours ka nakarating. Okay. So, 11 hours. So, yung speed mo dyan, kunyari, hindi na natin masyado concern, eh, di ba? Kasi basta alam natin, 11 hours yan, so nagbabari lang yan. So wala tayong problema, so pwede nating gamitin yung average velocity, okay? So basta parang kumbaga i-average mo lang yung takbo mo, o yun, ganyan sa loob ng ganitong oras, takatakbo ka ng ganito yung velocity mo, average velocity mo para ma-reach mo yung Metro Manila o Manila. Okay? Ng 11 hours, okay? Ngayon what if kailangan mong hanapin yung velocity mo, speed mo, kasi technically scalar and ano lang naman, may direction yung velocity. So, what if kailangan mong malaman yung velocity sa isang point? Okay, so ibig sabihin, dito sa point na to, okay, kunyari bandang Quezon, ano ang speed mo dun sa point na yun? Ganon. So, lumalabas kasi,
yung 11 hours na dahil sa average yan, parang ginawa natin yan. Okay. So parang straight na lang, okay? So kumbaga, ito yung Legazpi Albay, ito yung Manila. Parang yan na yun, loob na 11 hours, trinabel mo siya, okay? Pero kung yung i-consider mo yung at an instant, kunyari dito nga sa Quezon, ibang usapan na yan. So ibig sabihin, kailangan mo malaman yung velocity niya dun sa time na yon, okay? Kung at syempre meron lang rin yung distance na na-cover lang, okay, at a certain time. So yan yung ibig sabihin ng at an instant, okay? So ngayon sa pag-solve ng instantaneous velocity, sabi dito fix a time t sub o, okay? Syempre at time mag-start yan dito sa Legazpi Albay. Okay, so dyan yung T sub O mo. Okay. So, yan. So, ngayon, kailangan mo mag-travel yan from initial time of T sub O o 0 up to yung nakarating ka na after 11 hours. Okay? So, ito yung name T mo. Parang ganun yung idea. Okay? So, from a certain time interval of T sub O o T sub 0 up to yung final time mo. Okay? Na makarating ka din sa pupuntahan mo. Okay. So, yun yung kapag tinignan natin yung average velocity, yun na yung kanina. Okay? Wala na tayong pakialam. Pero if, sabi ko nga, kailangan mong kunin yung certain time, okay, na kailangan mong consider, okay, so dyan napapasok yung concept ng tinatawag nating limit. Okay? So, sabi ko nga sa previous discussion ko kahapon. So ito, yung kunyari yung curve na to, palakihin ko lang kunyari. So ito kunyari yung curve, okay? Pero curve yan. So syempre, kung dito ang i-consider mong curve, ito yung parang tangent line mo. Okay, parang dyan yung tangent line. Pag dito, parang dito naman ang tangent line. Okay, so, parang ganyan. Pag dito, parang ganyan yung tangent line mo. So, nag-iba-iba ng ano. Pero sabi ko nga, kung i-zoom out natin to, okay, kahit pa sabihin natin curve to, okay, so, sabihin yung part na yan. Yan, curve yan eh, di ba? So, hindi mo siya ma-ano ng pag-ganyan lang ang ano, kasi nga curve, okay? So, ngayon, kapag sinum out mo, dediretso rin yan, okay? So, magiging straight din yung path, okay? So, kaya makukuha ka ng maliit na yan, na part na yan. Okay, then parang lalabas. Magkakaroon na yan ng slope na parang ganito. Okay. So, parang ganyan na siya. Magiging na siyang straight na. Okay, so ito na kunyari yung point na under observation. Okay. So, ngayon, para makuha yun, ang gagawin mo, pupuntahan mo yung part na sinet mo, okay? So para ang nangyari, yung T sub O mo, which is ito kunyari, dito meron ka certain time. So papalapitin mo siya hanggang lumapit doon. Pero kasi dito sa example, T sub O yung ano. Kaya ibig sabihin lang yan, i-approach mo siya hanggang bumalik siya sa time zero. Kasi parang ganito ang idea. So, yung pagkuha ng limit, okay, kukunin mo yung limit nung mismong formula na ginamit natin for average velocity, which is ito yon. Ito yung kanina pe, di ba? So, titignan nyo. Ito rin yon. Okay? So, pinalitan mo lang itong 2 ng t lang. Okay? Tapos yung t sa buwan, pinalitan mo ng o. Parang ganun lang naman. Tapos ito mawala, so T lang yan. Diba? So, same lang siya dito. Okay? Tapos, yun nga lang, kukunin mo yung limit niya as time approaches T sub O. Okay? So, ganun yung idea. So, parang unti-unti siyang lalapit para makuha mo yung... Anyway, mabibigay ako dito ng parang meron kasi magandang parang... animation para makita nyo na kung paano siya nangyayari yung paglapit. Okay?
Kasi yung parang ang sinasabi kasi niyan, gusto mong kunin, kunyari, ito yung curve. Okay? So, ito yung T sub zero mo. Ito yung T po, kunyari, yung final time. So, parang ang mangyari lang niyan, palapit na palapit eh. Kasi kung ibabalik mo siya, mag-approach siya papunta dito sa T sub zero. Kasi siyempre gano'n niya. Papunta dyan. Okay, yung point mo, siyempre, lumalapit na lumalapit na lumalapit na lumalapit hanggang malapit na siya sa T sub zero. Pero hindi pwedeng sa T sub zero. Kasi ang idea ng limit, yung symbol na yung parang arrow na yan. So, ang ibig sabihin niyan is approaches. Another spelling approach. Okay, so approach. Okay, so nag-approach siya doon sa point na yon. Okay, so ganun lang yung nangyayari. Okay, so parang nangyari yung line mo na nagsimula sa ganyan, tapos lumalapit na lumalapit. Parang gumaganong-ganon. No? Hanggang makuha mo na mismo yung part na yan. Okay. So, mahirap lang i-drawing, pero ipapakita ko na lang yan kapag ano na. Okay. Yung part na ng limit na ano na talaga. Okay. So, yun. So, yung limit of the B average, okay, or the average velocity as time approaches T sub O. Okay? So, ibig sabihin, habang lumalapit ka dun sa T sub O, nakukuha mo yung value na yon. Okay? So, it is the value that B sub average approaches as T gets closer and closer to zero. T zero. Okay. So, yeah. Wait lang. So, may question ba? Essentially, hindi ko makita yung ano. Okay, wala naman. So, yun. So, may tanong? Okay. So, lang ko ba? Okay. Sa ngayon, okay pa naman na. Sige. So, next. Para makita natin yung paglapit na yun. Okay. So, kasi yung idea ng pag-approach. Okay. Approaching. Ganyan. So, meron pa tayo dito isa pang example. Okay. So, let's say merong ball daw. Apples from a height of 100 feet. So, parang yung example din natin ng apple, okay, na laglag sa branch. So, ngayon, yung meron daw bola daw na from a height of 100 feet. Okay, so, kunyari, sinukat mo yung kunyari, ito yung ano mo. Okay. So, ngayon, meron kang ano dyan. Sabi na lang natin building na lang. Okay na. Kanyari lang. Okay, tapos nandito ka. Okay, tapos yung bola, hawak mo dyan. Okay. So, from dito yung bola up to dito sa ground. Okay, so 100 feet. Okay. So, ang ginawa mo, pinitawan mo yan. Okay. So, syempre yung bola mo, malalaglag. Lalaglag yan dito. Okay, parang gano'n. So ngayon, sabi dito, siyempre, kung titignan mo na naman yung speed, okay, yung average speed, meron yung average speed, okay? Pero yung average speed from dito sa 100 feet above the ground, up to ground, okay? Pero what if, kunyari, ang tanong is, paano makuha yung, ano yung speed niya, okay? 2 seconds after being released. Okay, so, kulang pa lang. Iusin na lang yun. Hindi ko na inayos kasi. Okay, so, nirelease mo siya after 2 seconds. Kasi, syempre, yung, kung titingnan natin, ko consider natin yung average speed niya o velocity niya, okay, downward. Siyempre, meron niyang oras na nalaglag siya. So, meron niyang kakaining oras hanggang tumama na siya dito sa ground. Okay? So, ngayon, what if
2 seconds daw after being released, ganun na daw siya kataas, okay? So, yun yung parang question. Okay, so, ay, sorry. Ano yung speed niya dun sa time na yun pala? Hindi yung ganun siya kataas, okay? So, yung speed niya ang hinahanap natin. Okay, so, okay, so, 2 seconds, okay, so 2 seconds yung given dito, okay. So, after being released. So, ngayon, ang pinaka-the best niyan is i-plot niyo siya or gumawa kayo ng table. Then, pwede niyo siyang i-plot kung saan na siya yung height, okay, or yung sanay height or gano'n na siya kabilis dun sa certain, ano na yun, time frame na yun, okay? Kaya pag tinignan natin, ginawa niya, so gumawa siya ng table, sinulat niya lahat yung time, okay, hanggang mag 2 seconds, okay? So, sabihin natin naglagay siya ng 0, syempre 0 sa initial, okay, kasi yun yung time ng pag-drop, ay pag-release niya. So, yun yung 0R, kumbaga kung sa pandemic, bago mag-spread yung virus. Okay, yung time na kung saan nagsimulang mag-spread, yun yung parang 0R, parang ganun. Kumbaga doon nagsimula. Okay? Tapos, magka-count na yan, okay, hanggang ma-reach niya yung 2 seconds. Okay? So, ang question kasi natin, ano yung sa 2 seconds, ano yung speed niya, okay? So, ano yung speed? So, kung titignan natin itong S, okay, baka malito kayo. So, S is the position, okay? Position. Or the height, kasi downward, eh, diba? So, yan yung position ng ball, okay? So, from its initial release, okay, of 0 second, okay, ang height or ang displacement mo, technically, wala ka pa naman nung, hindi pa naman siya wala pang displacement na nangyari, pero yung height mo from yung ground, siyempre yung initial na binigay, okay, which is 100 feet. So habang lumilipas ang oras, okay, nang palapit dun sa 2, okay, yung position mo nagbabago siyempre, okay. So kanina 100 feet siya sa upon release, 100 feet from the ground, okay. After 1 second, nasa 84 na siya. So ibig sabihin, kapag binitawan mo to up, nagbilang ka ng 1. So, pag after ng 1 second, so, banda dito na halos yung bola. Okay? So, pag sinukat mo yan, yan na yung 84. Okay? So, 84 feet na. Okay? So, syempre, after lumipas pa yung oras, pababa na pababa yan. So, lumipas na ng nag 1.5 seconds na. So, ang height na lang niya is 64, 1.9, yan. Ito. Tapos ito. Okay? So, kung titignan natin dito, ito ay observed data. Okay? So, ibig sabihin, through experimental experiment, okay, pwede natin makuha tong ano na to, position na to, o yung height. Okay? So, paano natin gagawin yan, sir, sa actual? So, pwedeng setup mo ganito. Markahan mo yan kung kaya mo yung building. So, lagyan mo ng mark. So, lagyan mo ng parang scale yan na magano nung kung gano. Siyempre, yung gitna. Sabi natin 50 feet. Okay? So, dito siyempre 25. Ganun. Ito ay 75. Yan. Parang ganyan. Tapos, kuha ka ng camera na dapat high speed yung camera mo. So, ibig sabihin ng high speed ng camera, so mabilis yung shutter speed mo. So, ibig sabihin, pag nagpindot ka, parang burst. Okay, so kukuha siya ng maraming frames, pictures, ng mabilisan. Okay, para makita mo after ganitong
asa na siya, okay? So, after 1 second, pakuha yung camera. Okay, so ayun, makikita mo kung pwede mong tingnan, o sana siya, okay? Ah, nyari more than 75 o mga 80, 84, ganun. So, doon mo siya makukuha yung distansya. Okay, then, yun na siya. So, lahat yan is unobserved data. Okay, so kung titingnan natin yung solution, okay, okay, so ito ay observed data. So, ibig sabihin given pa rin to. Given. Okay. So, ngayon, ito yung... So, given ang time, given ang height. Okay, so mag-given lahat to. Okay. So, ngayon ang gagawin natin next is paano natin kukunin yung speed niya. Okay. So... Actually, madali lang naman talagang malaman yung speed kasi kung maalala nyo, ang speed is yung position, yung displacement, kung gano'n na siya, ang gano'n yung nilakbay niya. Okay, then over a unit time. Okay, so kapag inano natin, dinivide lang natin yan, so makukuha natin yung speed, okay? Yung velocity. So, ngayon, gagawa ulit tayo ng table. Okay? So, gagawa tayo ng table ulit dito. So, meron na siyang time interval. Okay? So, from 1 to 2, 1.5 to 2, 1.9 to 2 seconds, then 1.99 to 2 seconds, then 1.999. So, palapit ng palapit siya hanggang sa 2. Okay. So, ganun yung idea. Okay. So, ngayon, palapit siya ng palapit. Okay. Tapos, i-solve natin dito sa, kasi lumalabas interval to. So, parang merong final din initial point. Okay. So, final and initial point. So, meron niya siyempre yung difference or change, okay? Kaya, ililista niyo lang ngayon yung difference niya starting from dito up to dito, okay? Pero dito, nag-start pala siya dito sa 1 na, okay? So, 1 to 1.5 to 1.9 to 1.99 to 1.999 to. Actually, gusto mo pang para habain to, pwede mo pang gawin na 1.999, 4 na 9, to 2. Tapos pwede mo pang dagdagan yung ano. Kasi mapapansin mo, palapit ng palapit yan. So mag-converge siya into yung isang distansya. Okay? So, ganun. Basta parang ganun yung gagawin nyo. So ngayon, pagka naisulat nyo na yung time interval, ima-minus nyo na kasi kukunin yung delta t in second. So lalabas, ito ay t sub 2. Minus t sub 1, okay? So, parang lalabas is 2 minus 1, 2 minus 1.5, 2 minus 1.9, 2 minus 1.99, then 2 minus 1.99. Okay, so, ito yung magiging result, okay? So, 2 minus 1 is 1, okay? So, 2 minus 1.5 is 0.5, okay? So, practice, ha? Ito sa, ano kasi, hindi ko na binago yung ano nito eh, pero ang proper writing ng ano, wag kayong tutulad dito. Okay, so wag niyo siya isulat na 0.5 lang. Okay, so lagyan niyo pa rin na 0, so 0.5. Then 2 minus 1.9, so 0.1. Okay, tapos 2 minus 1.99 is 0.01. And 2 minus 1.999 is 0.001. Okay. So ngayon kukunin natin ngayon yung change naman o displacement in change in position or yung change in height. Okay? So syempre pagdating dito sa 2 bina-minus natin 'di ba dito sa time, okay?
So parang gagawin natin since ang pagsulat natin is nagsimula tayo sa 100 din pababa, pa decreasing height. Okay, so bumababa yung height. Okay. So para mangyari yung delta S mo is isipin niyo na lang na parang babalik ta rin niyo imbis na to dito sa task kasi is 2 minus ganun eh. So gagawin niyo na 36 minus ganun. Dapat yung kasi kung tutularan niyo yung sa taas. Pero wag niyo nang gawin yun na ganun kasi decreasing nga yung height niya. Kaya unahin yung itong nasa baba minus ito. Okay, kaya yung sa 1, kanina is 2 minus 1, equivalent yan sa parang 84 minus 36. Okay, kaya 84 minus 36 to, which is equivalent to 48. Okay. So yan yung change, okay, from dito sa point na to up to this point, okay, 84 minus 36. So dito naman sa 1.5, okay, so sa 1.5 naman, so tiyan 1.5 and 2, okay, so ganun pa rin. So ang gagawin nyo, 64 minus 36, which is 28. Okay. Tapos, ganun pa rin dito, 42.24 minus 36, 36.638 minus 36, then 36.06399 minus 36. Okay. So, lalabas to mga to. Okay. So, kung mapapansin nyo, habang na lumalapit siya dun sa 2 second, mas lumiliit ng lumiliit yung change, okay, in displacement. Sorry, change in position. Okay? So, ganun siya. Okay, tapos, gusto natin kunin yung average velocity. Okay, daming correction tong ano. Okay, so itong average velocity, so lumalabas is delta T. Okay, okay. So, ito pa, correction. Okay, so delta S. Okay, so correction na naman. Over delta T. Okay, so ibig sabihin change in position in feet per change in time, okay, which is in second. Okay, so gagawin mo lang kung ano yung nakuha mo dito, yung delta S mo, i-divide mo lang sa delta T. Kaya lumalabas 48 divided by 1. Ayun. So kaya lumalabas ito ay 48 feet per second. Okay, yun yung ito, speed niya dun sa time interval na after 1 second. Okay? So, yun. Tapos dito, ganun pa rin. So, 28 divided by 0.5, so 56 feet per second. Okay, so kung mapapansin nyo, dito sa observation natin na to, ginawa natin table, nagbabari o may variation yung speed. Okay, so nagbabari. So, kaya habang tumatagal yan, so 6.24 divided by 0.1, 0.638 over 0.01, okay, then ito over dito. Yeah. So, mapapansin nyo, yung speed, okay, lumalapit na lumalapit sa isang result, okay? Kasi mapapansin nyo dito, medyo mabagal siya, bumibilis, pero habang tumatagal, yung bilis niya hindi na masyado significant na masyadong malaki yung pagbabago, yung difference. Kasi dito sa 48.56, malaki kasi parang 12, di ba? Nag-ano siya ng 12, tumas siya ng 12 feet per second. Pero dito, hindi na 12. Okay, mas maliit na lang konti yung ano mo. So, mga 6 na lang. Okay, tapos habang umaano pa rin, lumalapit siya doon sa 2 second. Yung speed mo parang bumabagal na. Yung parang meron na siyang pinupuntahan. Meron na siyang tinuturong result. O yung ano yung speed niya. Okay, so yun. Kaya lumalabas ang result mo dito. Base
sa given, ito yon. So, 63.9. So, yung 63.99 na yan is approximately, syempre, equivalent to 64. Okay. Yon. So, therefore, kung gagawin mo yung ng limit, okay, concept ng limit. So, yun na yun. So, isulat mo to sa limit as time approaches to, okay, ng average velocity, which is delta S over delta T. Okay, so yun. Kaya, isulat mo yan, okay, then ito na yung sagot. Okay, so 64 feet per second. Okay, so ganun siya. Okay, so yun yung speed niya time approximate 2 seconds, okay? 2 seconds after being released. So, ganun. So, yan. So, experimental, tapos nakita nyo yung sa computation, okay? Tapos, actually, yung ginagawa natin, yung gagawin nating concept ng limit, ito na yun, actually. Kaya mapapansin nyo, pwede mong mano-manong i-consider yung speed niya at a certain point. Okay? Pero sabi ko nga, magtuturo yan ng talagang speed niya pag narating yung time na kung saan mo siya ina-approximate, okay? Doon sa instant na yan, okay? Lumalabas, parang kinukuha mo yung instantaneous speed o yung velocity nito. Kaya itong part na to, pag ginawa nyo yung ano na yan, so yan na yung instantaneous. Okay, so instantaneous velocity at kunyari T approaches zero, okay? So parang sabi, ay sorry, zero, two. Okay, so parang ganyan at time two. Yun, ganun siya. Okay? Na intindihan ba, class? May question? Yes. None po, sir. Okay, sige. Next. So, kung titingnan nyo, ngayon, pinapakita natin yung application ng calculus sa tunay na buhay. Kasi kung titingnan mo, ano yan eh, tunay, scenario yan sa na nangyayari sa tunay na buhay, okay? Then, what if kailangan mong, ay may binigay din na, ano, na volume daw ng water tank, okay? So, pamilya kayo sa tangke ng tubig. Okay, so the volume of water in a tank, okay, is given by this function. Okay, so ibig sabihin, yung kanina, nabigay ng condition na observe. Okay, so what if may binigay dito na function? Okay, so familiar tayo sa functions, di ba? So, yan yung function mo. So, ibig sabihin, makukuha mo yung volume, okay, as a function of time din, okay? So, ibig sabihin, nagbabago yung ano ng volume kapag depende sa time, okay, na i-ano mo. So, ngayon, okay, so to solve for the volume in cubic meters, okay, at given time in seconds, okay, so yan T. So at what rate is the volume increasing when T is equal to 5 seconds? Okay, so yeah, so tangke yan eh, so meron yan nagpo-flow dyan na tubig, okay, then titingnan natin dyan kung gaano yung increase niya sa volume, overall volume niya at a certain time, okay? So, T is equal to 5 seconds, okay? So, ngayon, estimate daw natin siya numerically. Okay, so ang solution natin dito is we use the first approximation. So, delta T is equivalent to 0.1 second, okay? And, kunyari, nag-estimate tayo doon. So, sa 5, so, para makuha yung rate na yon, okay, so, change in volume per change in time, okay? So, if ang first approximation natin
ang change in time is equivalent to 0.1. Okay? Parang ito yung 0.1 sa ilalim. Okay? So, yun yung change in time. So, ang change in volume, okay, kailangan natin gamitan ng calculator siguro. Pero, teka lang. Wait lang, kunin ko tuloy yung calculator kasi saglit. Wait lang muna. Okay, class. Okay, so gagamit tayo ng calculator. Ang gagawin lang natin is papalitan lang natin yung function na yun. So, technically function eh. So, ibig sabihin lang nun, gagamitin nyo to. Okay, usulat nyo yung b of t equal to 1 minus e raised to minus t. Ganun lang yan. Okay? So ngayon, pag sinabi ditong sinulat niya is b sa function of 5.1. So para lang sinulat natin na yung t mo is 5.1. Parang ganun lang yun. So ang ibig sabihin, 1 minus e raised to minus 5.1. Okay? So parang ganun lang gagawin niya. Okay? So kapag ginano niya sa calculator yan, so i-try niyo gawin. Okay, so dapat ang lalabas is okay. Try ko tignan. Okay, so yon. So lalabas tong kung itatry nyo to. So kung meron dyan, meron sa inyo merong calculator na malapit. Okay, so lalabas dyan yung 0.9939. Okay. So parang ganun yung result. Okay. 0.3. Ayan, 0.3. Ayan, so ito yon. Okay, so 0.3. Ayan. Tapos ngayon, ang next naman is itong 5 naman. So ang ibig sabihin lang nun, gagayahin nyo rin yung same yung equation na ganyan. Okay? Tapos 1 minus e raised to minus 5. Ganyan. So, kapalitan mo lang yung kanina 5.1 magiging 5 na lang. Okay? So, ang lalabas dyan is 0.993262. Yan. So, ito yon. Okay? So, ganun lang yung way ng pag-solve. Okay? So, ngayon, ito, i-minus mo dito. Then, i-divide mo ng 0.1. Okay? So, dapat pala binago ko to kasi tensya na kasi hindi ko na change tong presentation. Okay. Yun. Dapat wag nyo galiin yung ganyan na nagpo-point lang. Okay? So, hindi magandang practice. Okay. So, anyway. Dami kasi pinapagawa sa amin kaya hindi ko na bago na. Pero anyway, yun. So next, meron din tayong tinatawag na improved approximation. Kasi pag sinabi improved approximation, para kasing di ba yung interval, meron certain interval yan. Kunyari dito up to this point, okay? Tapos kunyari ang kinukuha mong sagot, yan, up to dyan. So may initial din, may final. Tapos kunyari meron ka ditong ito dapat yung sagot. Siyempre kung mapapaliit mo tong interval, so ibig sabihin, mapapaliit mo siya.
kunyari, parang ganyan na lang. Okay. So, yung sagot na makukuha mo is lumalapit, di ba? So, pwedeng makuha mo na mismo yung talagang sagot. Okay? So, kaya itong improved approximation, talagang mas malapit na siya. Okay? So, 0.001 second. Okay? Kaya, pag kinumpute mo yun, mas malapit ngayon yung ano mo sagot mo dito sa ano. Kasi, mas maliit yung value na makukuha mo dito sa over then up to certain ano natin divided by 0.001 okay na delta t okay so ito mali na naman to okay daming correction so 0.001 okay so yan so ganyan so sa makukuha mo dito halos malapit din dito sa taas, okay? Pero mas lumalapit siya dito sa talagang sagot, okay? Kasi kung titingnan natin ang exact value nito is e raised to negative 5 daw. Okay? So yun yung pinaka malapit. So ibig sabihin based dito sa dalawang ginawa nating approximation, yung first approximation natin, then yung improved o parang second approximation, lumalabas na itong second approximation, ito yung result niya. Okay? Mas malapit dito. Okay? So, mas malapit siya dito kesa ito. Mas malayo pa itong iuna compared dito sa result na to. Okay? So, parang ganun yung ano. Pero papakita natin niya. Okay, so kapag ano, tumagal-tagal yung discussion natin, naintindihan nyo pa. Okay, so sa ngayon, sana naintindihan yung pinag-usapan natin. Okay, so next is yung graphical interpretation of average and instantaneous velocity. Okay, so lumalabas, kapag pinag-usapan natin yung average velocity, okay, so parang kinukuha mo yung slope nitong line na to. Ay, sorry, itong point na to. Okay, so itong point na to is meron diyang fixed point. At kumbaga ang versus is position versus time. Okay? So, ang gusto natin mangyari, kasi syempre, ano to, slope. So, kumbaga sa parang sinasabi natin dito, kunyari ito yung graph mo, yung blue. Okay, so, tingin ko tuloy. Kulay. Okay. So, kanyari ito yung blue, yun yung curve. Okay? Tapos, yung point, sabi natin dito, kunyari lang. Yan. So, ngayon, ang possible mong line, okay, kapag tinignan natin yung average, parang meron ka kasing initial position to final, eh, di ba? Kaya pag inanom yan, pre-project mo yan dito sa yan, parang ganyan. So, kunyari, ito yung S, ito yung T. Siyempre, pag pre-project mo to pag ganyan, ito. Pre-project mo din to pag ganito. Okay. So, meron yan initial position. Okay, ito may initial time. Okay? Kaya ito yung... Ay, sorry. Initial time. Yan yung time na kailangan nating ma-solve. And ito yung position niya. Dun sa point na yan, okay? Pero syempre, pag tinignan natin tong kung saan man nagsimula yan, yun yung parang initial time mo. Then, meron ka rin certain final time, okay? Kaya pag tinignan natin, kung kunyari ito yung final time mo, tapos sabihin natin ito yung time at na ano mo, na yung gusto mo ma-solve, okay? So parang palabasin natin yan na yan na yung time. So, pwede nating yan na yung initial time, okay? So, pwede ka mag-create dito ng tinatawag nating second line. Okay, so, diniscuss ko naman na sa inyo yata yung second line dati. Okay, so, magkoconnect mo lang yan. So, parang yung point na yan. So, parang ganyan. Okay? Yan, ina-approximate mo ngayon yung slope nitong point na to. Pero, syempre, alam naman natin na hindi naman talaga yan kasi
but natin ina-approximate to sir na straight eh, hindi nga straight. Okay? So, medyo curve nga. Okay. So, medyo curve na dito. Okay. Pero kailangan natin gawin yan para ma-approximate nga natin. Okay? So, kaya approximate lang natin na yan yung ano niya. Pero kung titingnan natin, okay? So, meron na tayo ditong slope. Okay, may slope dito. So, ano yung slope niya? So, rise, run. Okay? So, rise, tapos run. Parang ganun. So, ito rin kasi yung isa pang slope niya. Parang, pwede ka rin kasi dito mag... Okay. So, rise, run. Okay? So, lumalabas kung ganyan, edi ito yung delta, ano mo, change in T. Okay, yung run. Kasi run yan eh. Ito is change in, right, ito yung rise mo. Okay, so change in S and versus yung change in T. Okay, so ibig sabihin lang yan class, nagbabago yung position mo from dito up to dito. And yung time mo from dyan to dyan. Okay, so ngayon, ito yung average na. So yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na, na kunyari ito yung Legazpi, Albay, LA, ito yung Manila. So pag kinuha natin yung average, sabi natin 11 hours ka nakarating. Okay, pero wala ka nang pakialam kung nagpa-ikot-ikot-ikot ka pa, sikot-sikot pa yung dinaanan. Okay, basta alam mo, yan yung ano mo, yan yung oras mo. Tapos sabi natin, yung average velocity mo, yun na yun yung average. Okay, so ito na yun. Okay, kapag ito yung tinignan natin. Pero syempre, kung gusto mong kunin yung an instant, ano ba talaga sir nung time na speed mo dito sa point na to? O di kailangan may balik. Okay, so pag ang reason na kailangan may balik kasi parang lumalabas, ganito siya. Okay, palakihin ko tuloy para ma-visualize niyo. Pero sana nasusundan ha. Sana nasusundan kasi medyo kailangan talaga maintindihan yung ano. So, i-obvious natin yung curve. Okay, so parang ganyan. Ito yung kunyari straight niya. Okay. Yeah, parang ganyan. Tapos, alam natin na yan yung in-approximate natin, di ba, dahil nga dun sa slope na yan. So, yung parang ito, slope. Pero syempre, pag lumapit tayo, kasi gusto, ito yung gusto mo nang malaman eh, di ba? So, ngayon gagawin natin, parang babalikan mo siya, parang paunti-unti. Mag-a-approach ka doon yan. Parang, babalikan mo siya hanggang makarating ka dun sa ano na yun. Okay. So ngayon, habang ginagawa mo yan, so nagbabago rin yung slope noon. So parang paganyan-ganyan-ganyan. Hanggang makuha mo na yung slope na ganyan, na nakadikit lang. Okay. So yung slope na nakadikit lang, kunyari nakadikit lang dito. Yan yung red na, diba kung nakikita nyo dito, itong red na to. Yan. So ang tawag dyan is, tangent line. Okay, yan yung tangent line. Okay. So, tangent line yun ito. Ito yung second mo, yung dalawa. Yan. Itong green. Yan. Yan ang second. Okay, yan yung second line. Okay, tapos yung tangent line. So, parang nangyari, yan, parang ganyan, gumaganong-ganon hanggang parang gaganyan siya hanggang makuha niya mismo yung tangent line. Okay? So kaya pag gumaganon, syempre lumalapit hanggang mag-approach siya dun sa hanggang dumating siya dun sa point na yun. Pero ang idea kasi approaching. Kaya ibig sabihin, lalapit pero hindi siya doon. Hindi siya aabot doon. So, pinakamalapit lang doon. Kaya yun ang reason kung bakit gagamitin na natin yung concept ng limit. Okay? So, limit as time approaches distance O. Eh, ibig sabihin yun, mula dito, lalapit ng lalapit, mag-approach hanggang dito, sa point na yun. Malapit dun sa point na. Kaya lumalabas, yun yung slope, the tangent line to the curve. At the point, T sub 0, and yung function na S sub T of T sub 0. So, parang ganun yun. Yung sila nasabihin. Okay.
Okay, sandali lang ha. Okay, class. Yun. So, ganun yung nangyari. Okay, para makuha natin yung slope of the tangent line to the curve at the point na t sub o and yung function na s sub, sub s of t sub o. Okay. Okay, so yun na. So, ngayon, nakita natin, kung may question, magsabi lang ha. Magtanong lang. Okay, kung nahiya, pwede naman yung i-direct message ako na lang mamaya. So, kung may ano kayo, concern. Okay. So, ngayon, yung mga pinag-usapan natin dyan, nakita nyo na kagad yung physical and yung actual application niya sa patunay na buhay ng pinag-aaralan natin. Okay. Kaya kung titignan nyo, ang calculus, gamit na gamit kasi sinosolve niya yung mga bagay na hindi kayang isolve before. Okay. Ng regular math nga kasi ang problem kasi natin dito is kapag nagbabago yung mga values, okay? So sa nakita natin constantly changing yung ano, pero nasosolve pa rin natin o na-approximate pa rin natin yung possible yung mga gusto natin makuhang ano, nakukuha pa rin natin sa pamamagitan no. Okay, so ngayon i-discuss na natin yung concept ng limit. Okay? Kasi alam na natin, okay, sige. Okay, sir, kailangan natin pag-aralan to kasi meron siyang use, okay, sa buhay ng tao. So, ganoon lang naman eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo before, okay lang pag-aralan natin pag sinabi natin, ay, may gamit to. Okay? So, may gamit to sa tunay na buhay. Pero kung wala namang gamit, walang use. So, ba't ba nating pag-aaralan, di ba? Pero ito, kung mapapansin nyo kagad, grabe yung use niya. So, nung ginawa nila to, nila Newton, kasi gusto nilang, kunyari, for example, malaman yung kung kailan yung susunod na, yung kasi mga movement ng mga planet, ganun, yung mga ano. So, yung mga hindi nila ano dati, kaya nang solve ng calculus. Okay? So, yon. So ngayon, pag-usapan natin yung concept ng limit. Okay? Kasi kanina pa natin pinag-usapan yung approaching ganyan-ganyan. Okay, so limit of f of x, of the function f of x, as x approaches 0. Okay? So, yun. So makikita nyo dito, sa una, ganito yung way ng pagbasa ng ano nyo, ng pag nakita nyo ganito yung notation na to. Okay? So, pag nakita nyo ito, may LIM, tapos kung anumang variable yan, then merong arrowhead, then merong value to, okay, then may function dito. Yan. Kaya pag binasa nyo yan, limit as x, okay, as x approaches a of the function f of x. Okay, so parang ganun yung idea. Okay, so basta tandaan, the value that f of x approaches as x gets closer and closer to a. Okay. So sabi ko nga, hindi equal to a, but closer and closer. Okay, so yun yung idea ng approaching. Okay.
So notes, so X is allowed to approach A from the right or left, okay? But X is not allowed to equal A, okay? Yun na, yung sinasabi ko. So, ibig sabihin ko, lalapit siya nung lalapit sa point na yun. Okay, so para kasi ang idea, kunyari meron tayong curve. Okay, so ito yung point. Pwede ka kasing lumapit dyan ng dalawang ways. Okay, so una, galing ka sa right. Okay, so sabi natin ito yung right natin. Okay, so yan yung approach mo. Okay, so palapit ka ng palapit galing sa right. Okay. Pero pwede rin naman na galing ka ng left. Okay? So dito ka naman. Sa ganun. Okay. Pero sabi dito, but X is not allowed to equal A. Kuha. Okay. So ibig sabihin, hindi pwedeng dito sa mismong point na yan. Okay. So in order for the limit to exist, okay, so you must get the same value approaching from the left or the right. Okay. So ibig sabihin lang nun, kapag nakukuha mo yung value lumalapag dito ka lumapit, nakukuha mo kunyari yung value, ano yung value na nakuha natin kanina? 6. Okay, sige, pwede na natin sabihin point. Hindi, bago na lang kunyari, 4, ano na lang, 4. Kunyari, 4 to. So pag dito, kunyari, lumalapit siya sa 4. Okay. Tapos pag kinama mo rin dito na nag-approach ka dito, lumalapit din ng dito sa value na to. Okay. So, ibig sabihin, nag-exist yan kasi ibig sabihin, nandiyan yan sa point na yan. Pero may time kasi na mapapansin nyo na pwedeng nag-jump o does not exist. Nangyari yun kapag wala siya. Bilog lang. Okay. So, basta maano nyo yan. So, ngayon, i-ano nyo na muna na ganon. Okay. So, lumalabas, in order though for the limit to exist, you must get the same value approaching from the left or from the right. Okay. So, tingnan natin to sa graph para mas maintindihan nyo. Okay. Matitignan nyo to. Okay. So, pwede nyo naman siguro i-zoom na lang ha. Sa ano nyo. Okay, para hindi mo siya to. Kaya pa lang konti dito sa point. Yeah. Okay. So kung titignan nyo, i-pinch out nyo na lang yung ano nyo para ma-assume. Okay, so kung titignan nyo itong graph, so, yan. So, meron tayong yeah. Okay, sige, drawing ko today. Yan. So, pwede tayo from dito, di ba? Mag-approach dito. Yan. So, sa graph, ito yung graph. Para kasing meron dyan bilog na ganyan. Tapos ito yung curve. Okay. So, syempre, pa nag-approach tayo dyan sa, from the left, ito, papunta dito. Okay. Yan. So, yung approaching, pag ganun yan, kaya mapapansin nyo may mga ganun-ganun. Ibig sabihin, lumalapit ka sa value ng 1 from the left. Okay. So, kapag naman kinuha mo naman yung nag-approach ka naman coming from the right, dito naman ka magagaling. Okay. Pero kung dito ka magagaling, dito naman yun. Pataas. Pataas siya, di ba? Ulitin ko ha. Pag galing ka dito sa left, ito yung curve eh. So, pag ganun ka, okay? Pero syempre, titignan mo yung values ng X. X kasi ito eh. So yan, approaches dyan. Part na yan, okay? So ibig sabihin itong point na to, yan, dito yan. Yan, approaches 1. Okay? Pag coming from the right naman, nag-approach ka pa rin ng 1. Pero kung mapapansin mo, dito siya. Sa 2. Okay. So, ibig sabihin lang yan. Kapag ang limit na pinapakuha mo is itong part na to. Okay. Sige. Tingnan nyo to. Ha. Ito. Ito lang. So, sa 1 na yan. Suburahin ko tuloy kasi nakata. Okay. So, itong part na to. Okay, so itong part na to, kung mapapansin nyo, iba ang tinuturo niya. So, ibig sabihin, kung ang sinulat natin is limit, okay, question, limit as x approaches 1, x approaches 1. O, anong sagot? Class.
So para malaman yung sagot, tignan niyo yung left. Tignan niyo tong left. Sir, pag nag-approach tayo galing sa left, one ang sagot. Pag sa left ha, ayan o, kasi ito, di ba, pag ginanito natin to. One. Pag galing left, okay. Pag galing right naman, sir, dito ka naman noon. Dito. Iba naman ang tinuturo, sir. Ang tinuturo niya is two. Magkaiba yung tinuturo nila. Oh, okay, balikan natin tong ano. Okay, balikan natin to. Diba sabi dito? In order for the limit to exist, you must get the same values or value approaching from the left or to the right. Okay? Kaya kung titignan nyo, magkaiba yung tinuturo. Therefore, ano sagot? Class. Pag hindi parehas, siya ay D and E. Okay, so bakit D and E? So does not exist. Okay, so does not exist. Okay, so yeah. Ayun na. Okay, so my question, class. Dito. Wala po, sir. Okay, so ulitin ko lang ah. Does not exist kasi magkaiba yung tinuturo nila. Pag galing ka ng left, one ang tinuturo. Pag galing kang right, two. Okay, so hindi siya parehas. So therefore, does not exist. Okay, so tingnan nyo itong next, itong question talaga. Limit as x approaches to asan yun? Diba ito yun, yung 2. Yan yung 2. Okay. Pag pupunta ka sa left, anong tinuturo niya? Ito yung graph. Pupunta ka dito. Oh, so, ibig sabihin, ang tinuturo niya is? 1. 1. Okay. 1. Pag dito naman sa right, ito naman yung curve mo. Yan, pag ganun ka. Okay, san siya, pag lumalapit siya, asan yung tinuturo niya na malapit? Diba, 1 din. Parehas silang 1 ang tinuturo. Okay, so therefore, ang limit niya is na as x approaches to 2 nung ano na yan, is, nung function na yan is equivalent to 1. So parang ganito, class. So ngayon, huwag kayo masyado, huwag nyo masyado muna i-stress out yung sarili nyo na. Ano, sabi ko nga sa inyo, dinadahan-dahan natin to para hindi kayo mabigla. Okay? Na parang isipin nyo na mahirap ang calculus o nakatakot siya. So, ang gusto natin mangyari is ma-appreciate nyo siya. Then syempre pag na-appreciate nyo siya, hindi kayo matatakot. Okay? So na isipin nyo na madali lang. So maintindihan nyo siya. Okay? So ngayon, ang ginagawa natin, tinitingnan muna natin yung graph. So by looking yung graph, makikita natin yung values. Okay, kasi sabi ko sa inyo, 'di ba? Ang kagandahan ng graph, visually makikita mo na yung sagot, kumbaga. So makikita mo na yung planning sagot. Ganun lang. So ngayon, next na question is what if yun na, ito na pala. Number, letter B pala yun, sorry. So yung ginawa ko na pala kanina, yun na yung letter B. Okay, so as x approaches 1, okay, hindi ko napansin dito. Okay, as x approaches 1, ito yun. Hindi na same ang tinuturo. So kapag yung limit mo coming from the left, sabi ko nga kanina, 1 ang tinuturo niya. Pag galing naman ng kanan, from the right, ang tinuturo niya is 2. Okay. So, yan sa ilalim. So, magkaiba yung tinuturo nila. So, isa is 1, isa is 2. Okay? So, therefore, magkaiba yung sinasabi nila. Kaya, does not exist. Okay? O, tingnan nyo to as x approaches 4. Ito yun. Okay. So, as x approaches 4, anong tinuturo? Yan. Okay. Pag dito ka lalapit, okay, ang tinuturo is 1.
1 pa rin. Pag dito ka sa right galing, 1 pa rin ang tinuturo niya. So parehas na 1 ang tinuturo. Okay, so therefore, ang limit niya is 1. Okay, as x approaches to 4. 1. Okay? Yun nga lang, kung titignan nyo yung drawing dito, kapag nakita nyo na sabi di kasi dito x never reach 4 kasi itong part na to, yan yung itong part na yan, sorry, yung part na yan, yung part na yan, ito is mapapansin nyo bilog. Okay, so para may jump. Okay, so yun nga lang, so alos tinuturo nyo pa rin is 1 pa rin. Pero yun nga lang, yung x never reaches. Siyempre, x never reaches po. Okay? So, gano'n. So, yan. So, may question? Okay. Wala po, sir. Sige, sige. Okay, may iba pa nga yung iba. Pero may narinig ako eh. So, wala naman. Wala namang question. Okay, sige. So, Wala po, sir. Okay, sige. Okay, set siya na. Baka kasi may gusto magtanong. So, okay, may iya ah. Kasi kailangan maintindihan nyo talaga itong... Okay, so, sabi dito, so how to make this definition rigorous. Okay, so kung titignan natin, palakihin ko lang na konti. Yan. Okay, so kung titignan natin dito yung ano, parang habang lumalapit siya, okay, dito, sa part na to, okay. So kapag dito sa point na to, yung sabi natin meron ditong part, okay, itong part na to. So meron tayong, let's say, L minus E, okay, ito yung L kasi yung sa point na yun, saan yung point. Okay, then sa taas na is L plus E. So parang lumalabas, merong may plus and minus siya. Okay, kumbaga parang ganun lang ginawa dito. So ito yung function mo. Okay? Tapos pag pre-project mo rin dito, yung A mo is yun yung gusto mong puntahan. Okay? Yung approaching mo na value ng x. Okay? So pag tinignan naman natin dito sa part na to, yung mula dito sa naglagay ka ng plus E, ng parang error, okay, meron ding may plus and minus din dito sa part na yan. Okay. Okay, tapos sabi dito, so suppose that f of x is defined on some open interval, okay, containing a but possibly not at a. Okay. So, ibig sabihin lang nun dito, pero hindi siya talaga dyan. Okay. So we say ang limit ng function f of x as x approaches a is equivalent to L. Okay? So ito kasi tinuturo niya, di ba, dito. So yun yung limit, okay? Na result, okay? Limit yung capital L, okay? As limit of x approaches a, kasi palapit ka dito sa a na to. Okay? Nung certain function f of x, yun yung f of x. Okay? Parang ganun lang yung... Okay, tapos so sabi dito, if for any tiny ni positive number epsilon, pag gumamit siya ng epsilon, we have f of x minus L is less than the yung epsilon. Actually, yung parang epsilon is parang ng konting error. Okay, yung kumbaga yung discrepancy niya. So provided x is sufficiently close to a, okay. And pag sinabing sufficiently close, so it means there exists a tiny positive number of delta, okay. So itong symbol na to, yan yung small delta yan. So ganito ang itsura niya, okay. Such that if the absolute value of x minus a is less than the delta, the positive number delta, then yung approx yung absolute value ng function minus the limit, okay, is less than e. Okay, so hindi naman kayo, sabi dito, you will not be asked to do
yung mga ganyan. Okay? So, yan lang yung parang kung gusto mong ano. Kasi sa ano naman, kahit saan naman, gaya sa amin sa electronics, kung gusto mong isolve siya, kasi may mga iba't ibang klase na approximation. Pag sinabi mong ideal approximation lang, parang yung, kung kunyari, yung hula-hula lang na parang, oh, parang ganyan yan, ganito ang result niyan, ganyan, ganyan. Pero syempre, hindi pwede mong, pwede mo lang gawin yon kapag yung, hindi critical yung values. Pero pag syempre, pag nag-design ka talaga, na kailangan mo may actual values ka, hindi pwedeng mag, hindi ka pwede mag-approximate. Okay? So parang, kailangan kahit konting error yan, dapat makonsider mo. Ganun ka, ka ano, pagka talagang, yung complete ang kailangan mong gawin doon na parang approximation. Actually, hindi naman talaga approximation or parang kung talagang gusto mong actual values, ganun yun. So, yun lang medyo mahirap pag, pag kailangan mo talaga makuha yung hindi ka pwede mag-approximate. Okay? So, sa mga, syempre, ang usually mga ganyan sa mga design sa, kunyari, sa military, ganun, etc. Kunyari, gagawa ka ng, kayo, kunyari, mag, magdi-design kayo ng system na mag magta-track kunyari sa isang missile na paparating, okay, tapos magla-launch tayo ng pang-counter nating missile. Tapos hahabulin niya yung lahat ng missile na papunta sa atin. Okay, parang may guidance, okay? Siyempre pag ganoon, dapat precise yung ano mo. Diba? So ibig sabihin, hindi pwedeng kasi konting mali lang yan, iba yung pwedeng tamaan. So, critical yung mga ganong ano. Kaya, yun. Kaya, ganong kahirap din. Ano. Pero, syempre, sa klase natin, hindi naman tayo masyado dun sa ganong klase ng ano. So, mangyari na lang yan kapag nasa trabaho na kayo, kapag nasa field na kayo, kapag computer scientist na kayo. Kasi, kung tutusin, isa sa pwede niyong gawin. Actually, marami naman talagang pwede kayong pasukin na field. Okay? Yeah, yan. Maalala niyo na lang yan pag ganun na. Nandoon na kayo. Yung mga sinasabi ko ngayon. Okay? So ngayon, kung titignan natin, ang gagawin natin dito is yung tinatawag nating one-sided limits. Okay? So, yung one-sided limits, nangyayari yun kapag mamimili ka ng side na, kunyari, approaches from the right or from the left, ganun. So, namimili ka na kasi nun ng kung saan mag-approach, okay? Okay, so, ngayon, mayroon tayong ipapakitang ano, way ng pagsulat. Okay? So, yan, makikita nyo dito. Ito. Okay? So, kapag nakakita kayo ng ganito, okay, so yan yung tinatawag nating one-sided limit. Kanina, di ba, kung mapapansin nyo, yung limit as x approaches a lang, di ba? Pag nakakita kayo na may parang plus dyan sa taas, a, then may positive o plus sign, plus symbol, then sa baba, minus, okay? So pag a plus, ibig sabihin nun is limit of f of x as x approaches a from the right, okay? Pag nakita nyo yung plus, is from the right. Nakita niyo yung minus from the left. Okay? So, ganun lang yung gustong sabihin. No? So, kapag nakita kayo ng ganyang symbol, yun na yun. Okay? Tapos, matitignan natin sa graph. Okay? So, yun yung sagot nyo, nakadepende sa kung ano yung tinatanong. Okay? So, sige, ano ulit tayo? Practice. Okay? So, actually, hindi dito naman yung sagot na, pero tignan nyo kung maintindihan nyo pa rin na kung bakit gano'n yung nakuha. Okay. Tignan nyo to sa una. Find the limit as x approaches 1 from the left. 1 from the left, sir. So 1. Lumalapit siya dito sa 1. Lumalapit dito. Anong sagot? 1. Okay, 1. Kasi yun yung, pag pinag-check mo dito, yun yung tinuturo niya. Okay? Ulitin ko. From the left, di ba, ito yan. Ito yung X mo eh. Ibig sabihin, parang lalapit ka dito sa 1, pero hindi ka pupunta sa 1 mismo. Lalapit ka lang. Kaya pag pinonaject mo dito sa graph, okay, ito na rin yun.
Napalapit ka ng palapit ng palapit ng palapit. Okay. Pero lumalapit ka sa ang value based dito sa graph. Sa 1, oh. Kaya 1 siya, approximately. Okay? So, yun. Yung x mo is, syempre, sabi dito for x less than 1. Yun. Kasi, pag greater than 1, dito yun. Iba ng sagot. Okay. O, sige, yung next. So, what if x has, find the limit as x approaches 1 from the right? O, diba ito yung galing right, pupunta ng 1, lalapit ng 1. Okay, dito yan. Pag pre-reject mo, ito yun. Okay, o saan siya nag, ano yung tinuturo niya habang lumalapit siya sa 1? 2. 2. Okay, so yung 2 na ang, eto ang sagot. Okay, so ito is para i-define lang ano yun, as x, yung x mo is greater than 1. Kasi coming from the right ka, okay? Coming from the right, approach ka papunta dito. Okay, kaya greater than. Okay, greater, kaya may greater than symbol dito. X greater than 1. Okay? Nakukuha ba? Okay. So, madali lang naman eh. Di ba? Actually, madali pa to. Kasi kung titignan nyo, katapat nyo lang naman eh. Ano yung tinuturo niya? Okay, sige. Para mas lalang maintindihan. Sige, isusunod pa. Oh, dito. Okay. Find the limit as x approaches 2 from the left. Oh, sabihin dito galing ano papunta sa 2. Okay, so parang ito 'yon. Okay. So kung ano yung tatamaan niya dito, ano 'yon? So 1. So, 'yun yung sagot. Okay, so 1 as x is less than, okay, less than 2. Tapos ngayon, pag dito naman sa as x approaches sa negative approaches 4 from the left. Okay, so ito 'yon. Lumalabas, ang ituturo nito is ito pa rin. Okay. Pero ang lalagay niya dito sa condition niya, less than 4, okay, kasi papunta ka dun sa 4 eh, sa mga 3.99999 yan, o 3.99, 3.9, ganun. Nasa palapit siya dun, kaya less than 4 yun. And x never reaches 4 kasi, mapansin niya dito sa pagdating sa 4. Ayan, may jump dyan sa taas. Pero anyway, i-ano na lang natin yung pag, ano, yung, ano, okay? So, ngayon, sa ngayon, ganyan na muna. Okay, so, yun, ganyan lang siya. Kapag tinignan natin yung mga one-sided limits, okay? So, pwedeng approaches from the right or approaches from the left. Okay, question. Tanong? Wala po. Okay, sige. Ay, iba, baka may tanong kayo. Kaya lang kayo, pero sa ngayon kasi actually madali-dali pa to. Okay. So next is yung numerical determination of limits. Kasi actually sa totoo lang tayo, kapag usually sa math, kahit ano na mga ano, na so, mas maganda pa rin na pinapakita natin siya in terms of o sinosolve natin sa using yung ibang methods, okay? Pero dito, actually may specific ano kasi sa US kasi merong ano, pero iano ko lang parati sa alam nila. Okay? So, pwede nating evaluate yung limit using yung calculator, okay? Actually, specialized na calculator to. Ganyan siya ginagamit. So, ibig sabihin, magsiset tayo dyan ng table sa calculator. Okay? So, yan. So, yan yung mga commands niya. Usually, TI kasi yung ginagamit nila dun. Texas Instrument na calculator. Okay? So, anyway, yan yun. So, since, pwede rin natin to actually gamitin yung ano, o gawin sa pangalan niya. Sa Excel, okay? So, pwede nyo rin gawin niya. So, ang gagawin nyo lang is, iseset nyo lang yung function, okay? Tapos, i-replace lang yung value of x, okay? Kaya, gagaya dito, so, evaluate the limit as x approaches 0 from the, ano to? From the right, okay? So, ibig sabihin,
yung malapit siya ng zero, galing sa kanan. Okay? So, syempre, mas greater than dapat zero yung gagamitin mo. Kaya kung mapapansin mo dito, ang nilista niya is coming from dito, 0.1. Okay, 0.1 yung ginamit nito, 0.01, 0.601, 0.601. Yan. Kasi lumalapit na to sa zero eh, di ba? Okay. Ngayon, kapag pinalit mo to, itong values na to, gumamit ka ng calculator, gumamit ka ng Excel. Okay, so ipalit mo lang yan. So parang lumalabas. 1 plus 0.1 raised to 1 over 0.1. Parang gano'n. May makuha kang sagot. So makuha mong sagot, ito yun. Okay? So sa Excel kasi madali lang kasi dadrag mo lang naman pababa. Tapos same yung formula. Setup mo lang muna yung formula. Okay, then gagamitin mo cell ng kung saan ilalagay yung X. Okay? So, mag-input ka lang doon, automatic, papasok niya na yun, yung sa solve niya. So, pwede mong i-drag pababa rin yun para i-ano niya yung iba pang values. Okay, tapos ililista mo lang to. Pwede maglagay ka ng interval, okay? So, yun, gano'n. Gano'n lang yung technique. Pero hopefully sa inyo, alam niyo na yung mga paggamit ng ganyan. Kasi as kayo sa field niyo ng sa Comsci, dapat alam niyo na yung mga ganyan. Okay? So, ngayon, kung mapapansin natin, yan, sinulat na natin, ay lumabas na yung result. Mapapansin nyo, habang lumalapit siya sa zero, meron siyang pinupuntahan na value. Okay, yan. So, mapapansin nyo, yung value na yun is equivalent dito sa A, which is yung constant na equivalent to 2.718. Okay, so yan yun. Ganun lang. So, yan, pwede kayong gumamit ng Excel, or kung kabisado nyo yung calculator nyo that may function siya na ganyan, pwede nyo rin gamitan. Okay? So sa klase natin, actually, kahit ano, pwede nyo gamitin. Kasi, ano naman yan, hindi naman kayo pagbabawalan. O hindi ko naman kayo pagbabawalan. So mas maganda ngayon na ganyan na ginagamit nyo yung ano mga technology, kung ano yung meron. Okay? Hindi naman tayo sarado dyan pagdating dyan. Ganyang aspeto. Okay? So, next is ito. So, evaluate the limit. Okay? Limit of x approaches 0 from the right. Okay? Ng sine of 1 over x. Okay? So, mga ganito, pwede nyo nang gamitin yan kung sa merong kayong kung kaya niya mag ano ng mathematical symbols o kaya niya mag ano ng kasi sa technical scientific na to eh, kasi may sine function. Or pwede niyo rin naman actually imano-mano to kung gusto niyo rin. So gawin niyo lang is sine over sine of 1 over x o di kung sine of 1 over 0.1, sine of 1 over 0.01, ganun. Tapos kunin mo yung sagot. Okay, dito. Okay, so yan. So ito yung sagot. Kung mapapansin nyo, sir, ba't yung kanina parang mayroong pinupuntahan? So ibig sabihin nito kasi pag may ganitong pinupuntahan na numero, so parang ibig sabihin niya, nagko-converge siya. Okay, nagko-converge. Kaya yung term na converge, yan, yan galing yun. Okay, so may tinuturo siyang isang ano. Okay, ngayon pag lumalayo naman, diverge naman yun. Diverge. Kaya yung mga pasaway na ano, may mga divergent. Okay? So, gano'n. Gano'n lang yan. Okay? Tapos yun. Tapos kung titingnan natin, ano natin, mapapansin nyo, hindi siya, wala siyang tinuturo talagang exact na ano. Pero pag drain up mo siya, okay? Walang obvious na limit kasi. Hindi siya nag-stay sa isang ano eh. Kumbaga wala siyang, kumbaga kung merong salarin ito yung mga nakakita ng krimen. Wala si iba-iba yung tinuturo nilang suspect na nakita nilang ano, parang ganun. Wala silang common na tinuturo. Hindi kagaya dito, parang meron na silang pinupuntahan, okay? Nagko-converge. So dito, wala siya, okay? Pero kung titignan natin, okay, yung graph. So kung denoting mo 'yan, so mapapansin mo ganito pa lang ano niya, ang result. So, kung titignan natin pala to, yung graph niya is something na nag-o-oscillate. Okay? So, pag sinabi nag-o-oscillate, yan, ganyan siya. Isipin nyo lang na ganyan. Okay?
So pagka ganito madidikit siya, high frequency yan. So, yung tapos habang gumagana, bumabagal yan. Okay. Pero kung mamamatay yung signal, okay, so babagsak na babagsak yan. So ang tawag doon is dump, nag-dump. Okay. So para lang yan ang style nito. Para lang yan, kunyari may tuning fork ka. Pamilya kayo sa tuning fork, no? Nakita na ba kayo ng ganon sa mga science classes nyo, sa mga experiment? So yung tuning fork, yung metal na payo, tapos may hawakan, di ba? Tapos pag hinampas mo yon, okay, tutunog yon na isang tone lang. Okay, parang, kunyari na isang single tone, okay? Yung single tone na yun, ito yun, parang gano'n. So, syempre, pag nahampas mo siya ng malakas, nagbabibrate yun, magkikreate ng gano'ng tunog. Okay? Meron lang yung certain tunog na iaano, ilalabas. Okay? Pag malakas pa siya, syempre, mechanical yun eh. So may tunog yan, okay, na mangyari. Ngayon, pag tagal pagtagal-tagal, syempre, mag-stop na yun, mag-vibrate. Kaya parang mangyari, ito high frequency na malakas ang vibration niya. Ngayon, babagal hanggang technically mawala na yung tunog. Kaya yun ang reason kung bakit pag-ampas mo ng tuning fork, ng tono. So may tune lang diyang ilalabas. Okay, tapos after syempre mga ilang minuto, mawala na rin yun. Syempre magda-dump na rin yung ano. So, mawala na yung tunog. So, mag-stop na rin siya mag-vibrate. So, parang ganun yung tsura nito. Okay? Ngayon, kapag pinalit mo yung ano, tapos nakita mo itong mga to. Okay? So, pwede mo siyang i-graph dito. Okay? Yung value ng X. Ay, sorry. Ito yung value ng X. Okay? Yung tapos, yung equivalent ng function, okay? Yan. So, ngayon, mapaplot yan. Yan. So, sabi dito, walang obvious limit. Tapos, yung graph niya, okay, we note that sine of 1 over x is equivalent to 0 for itong part na to. So, paano niya nasabi na ang sine of 1 over x is equal to 0 kapag during pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Okay, so ito yung symbol ng pi. So, alam naman natin yung pi, symbol ng pi, di ba? So 180, 360 degrees, ganyan. Ngayon, pag tinignan mo dito, kaya siya 0, kasi ito rin yun, okay? Yung time na inano yung mga ito, okay, so yung pi, ano, yung kasi yung time na sine wave kasi ito eh. May time na pupunta siya dito. Yun yung 0. Okay, so yun yung value ng ano mo na magsi-0 siya. Okay. Yun nga lang during dito sa mga ano na to. Sa 180, 360. Okay, so bakit yung nangyari siya? Ganito yan. Okay. So parang ito magulo. Huwag nyo naman na itong isipin para hindi kayo masyado ano. So, i-drawing lang ako na simple na sine wave, okay? So, sensya na sa ano, hindi pa pantay yung ano. So, parang pag gumagawa ako na sine wave na ganyan, di ba? Parang ganyan. So, ito kasi yan eh. Okay. Ito, walang problema, 0 talaga yan. Dito, pi yan. Ito, 3 pi. So, ganyan. Na kuha, okay? So, yan yung time na sorry, 3 pi ito. 2 pi. Okay, yan yung time na nagsisiro siya. Kasi tingnan mo, meron yung value ng nito. Ano may value ng function dito yan. So, kung ano man. Okay, max niya dito syempre. Sa peak. Okay? Tapos, magsisiro siya dito. Saan siya nagsiro? Ito, sa pi. Okay? Tapos dito, magpipik din siya, pero negative peak. Dito yon. Okay? Tapos, saan siya ulit siya nagsiro? To pi. Okay?
Tapos ano na naman, ikot na naman, continuous lang yan. Dito, ano ito? 3 pi. So, yung susunod, 4 pi. Okay, kaya lagi siyang nag, zero. Okay? Kaya kung mapapansin niyo dito, na zero siya during dun sa time na to. Tuloy-tuloy lang yan kasi nag-oscillate siya. Pag sinabi pa lang nag-oscillate, continuously lang yun na nag-graph. Okay? Yun yung ano. Kaya pag kunyari yung tinatawag nating oscillation, yun yung term doon. Sa inyo, sa computer, ay, hindi, pag gumawa kayo ng mga, ano, meron kayo di ba mga subject na mga circuits, mga logic circuits siguro. Okay? May hardware doon. So, doon papasok yung ano, yung kung familiar kayo sa clock. Okay, yung kasi minsan may sa timing, kailangan ng mag-produce ng timing, proper timing. Clock ang tawag doon. So, yung clock is a, technically a square wave. Okay, so parang ganyan siya. Okay? So, parang ganyan lang. Square wave. So, para rin kasing sine wave yun. Okay, so, yan. Continuously lang yan magbibigay. Kaya siya oscillator yun. Okay, so, nag-oscillate. Yan ang ibig sabihin. Okay? Question. Okay, so since maraming tinuturo-turo dyan, di lang ano, tas zero siya sa part na tanong sagot. Okay, so ang sagot is ito. Okay, so DNA. Okay, so does not exist pa rin. Okay? Kasi iba-iba yung tinuturo niya eh. Wala siyang, ano, walang tinuturong salarin. Okay, so ibig sabihin, sa madaling salita, pag tinanong kayo, anong limit niyan? So, does not exist. Okay, ganun lang. Kasimple yung sagot. Okay. E parang isipin nyo, sana laging abigay ni sir, puro does not exist. Okay? Sana mabilis. Okay, so actually, nakakita naman kayo ng mga madali na malaman yung does not exist. Okay, so, titingnan natin dito yung isang example pa. Okay, so investigate the limits numerically. Yan. So, isa is coming from the left, isa is approaching from the right. Okay, approaching from the left, approaching from the right. Okay, so ngayon, gagawa lang kayo ng separate table nun. Okay, so approaches from the left, syempre, ito yung kunyari yung 2, galing sa left, mas mababa sa 2. Yan. Kaya mag-start tayo sa kunyari sa 1.9, 1.99, 1.9999. Gusto mo pa 1.999999 hanggang kung ilang 999 yun. Mas malapit yun. Okay? Ngayon, gamitin mo yung Excel. Kunyari, ilipat mo lang. Kung ayaw mo, mano-mano, palitan mo lang yung X. Okay? Then may makukuha kang sagot ito yun. Kaya mapapansin mo dito, lumalapit siya sa... hindi siya parang lumalapit sa pagtitingnan mo sa number. Pero hindi eh, kasi ito 17.4. 44, naging 174 point na naging 1,750. Okay, parang exponentially nag-i-increase. Okay? Kaya parang ganyan lang yung ayaw natin mangyari, di ba, sa cases ng COVID. Yung biglang magra-rise exponentially. Yung kanina, ang kaso lang, ganito lang. Tapos mamaya-maya, ganito na yung kaso, dumoble, mas sigit pa sa doble, hanggang pataas ng pataas. So, parang ganyan yung nangyari. Ngayon, pag green up mo yun, okay. So, pag green up mo kasi yan, ganyan ang lalabas. So, parang ito, gaganon siya. Okay. So, parang lumalabas, merong siyang asymptote. Okay. Pamilya naman kayo sa asymptote, di ba na term. So, asymptote, parang ganon din na. Lapit ng lalapit ng lalapit ng lalapit ng lalapit ng lalapit ng lalapit. Pero hindi siya didikit doon. Okay? Pero kung ganito ang rise mo, it will rise exponentially. Yan. Kaya gaya dito, nagra-rise exponentially. Ito naman, nagra-rise din. Pero exponentially, pero sa negative. Okay? So, kumbaga ito parang decay. Tapos isa... Okay? So, ganun. So, lumalabas dito, nagpupunta sa negative infinity.